Hey guys, for this episode, bibigyan ko kayo ng mga idea kung ano-ano nga ba ang mga okay na ihanda for a Filipino-style Thanksgiving salo-salo. Medyo marami itong ginawa ko, no? Pero alam nyo, don't be overwhelmed dahil isishare ko naman sa inyo yung mga diskarte na ginawa ko kung paano ito nangyari. Welcome sa Panlasang Pinoy Thanksgiving Special! Oo, magti-Thanksgiving na eh, syempre, di ba? Kaya nga, para sa video na to, ipapakita ko sa inyo yung mga niluto ko para sa ating Filipino-style Thanksgiving. Kaya nga, naghain ako ng 7 iba't ibang klaseng ulam. Pwera pa yung desserts dun, he? Hindi naman ako masyadong napagod sa pag-prepare niyan. Actually, kasi nga dun sa diskarte na ginawa ko yun. Kaya nga, part ng video na to ay ipakita sa inyo kung ano yung diskarte na ginawa ko. Para nang sa ganun, masubukan nyo rin. Hangad ko na makapag-prepare kayo ng masasarap na handa ngayong Thanksgiving. Bago magluto, ang pinaka-importante syempre ay bilhin muna natin yung lulutuin. Alam nyo ba, hindi na ako lumalabas ng bahay. Online na lang lahat. Alam nyo, simula nung na-discover ko tong Wii, sayWii.com nga pala yung website nila eh. Dito na ako palaging bumibili ng aking mga Asian ingredients. Kasi nga kadalasan, mas mura pa sila dun sa ibang mga Asian and Filipino grocery chains. At pag nag-order ka, kinabukasan, pwedeng i-deliver agad. Okay pa yung pagkaka-package nila, kasi sigurado kang makukuha mo yung mga in-order mong product ng maayos at kumpleto. Binigyan pa nga ako ng kape sa dami ng in-order ko ngayon. O, di ba? Bumili ako dito ng iba't ibang cuts ng pork, tapos yung mga pang-dessert, dito ko na rin binili. Bumili din ako dito ng mga isda, relyenong bangus meron sila. Tapos yung mga pang crispy pata, ipiprito mo na lang, kumbaga marinated na, pati rin lechon. Siyempre, dyan ko na kinuha lahat dahil mas mapapabilis na yung pagluto natin. At guys, eto pa pala, nakausap ko yung Wii. O diba, close na kami. I-share ko din daw yung discount na binigay nila sa akin. E $20 off yun, oh, malaki diba? O kaya i-share ko nga sa inyo. Abangan nyo lang mamaya dito sa kalagitnaan ng video. O tara na, umpisa na natin yung pagluluto. Kahit na marami tayong niluto at kahit na na-prepare na to, importante pa rin syempre yung sequence ng pagkakaluto ng iba't ibang mga ulam. Dapat alam natin kung ano yung matagal maluto versus dun sa mga mabilis lang maluto. Dahil kung matagal maluto yan, unahin na natin para hindi tayo maghahol sa oras. Kagaya nitong lechon, sundan natin yung nakalagay sa package instructions. Medyo may katagalan ng pag-bake nito, kaya ito yung unang binibake ko. Tandaan niyo, package instructions lang yung ating susundan para talagang maging sakto yung pagkakaluto. Habang binibake itong lechon, ito na. Importante rin to dahil kailangan nating ihanda lahat ng mga sangkap na gagamitin natin sa pagluto ng iba't ibang ulam. Para nung sa ganun, mamaya dire-diretso na tayo sa pagluto. Hindi na tayo maaabala. So hiniwa ko na nga yung mga sibuyas na panggisa natin, mga bawang, mga karne. Okay na yan. Mag-umpisa na tayo. Una kong niluto dito itong pork afritada. Madali lang to eh, ginisa ko lang muna dito yung bawang at sibuyas. Tapos niya, nilagay ko na dito yung liyempo. Itong liyempo ang galante ng pagkakahiwa, no? Nasa sa inyo kung gusto nyo mas liitan yan. Eh. Siyempre, di ba kung pampamilya, dapat galante tayo. Pinabrown ko lang ng konti yung liyempo, sabay lagay ng toyo at ng tomato sauce. Naglalagay din ako dito ng tubig dahil kailangan pa natin itong pakuluan hanggang sa lumambot na yung pork. Mga isang oras ng pagpapakulo lang, ayos na. At once malambot na nga, ilagay na natin dito yung patatas pati yung carrot. Lutuin lang natin yun ng mga 7 minutes. Isa itong afritada sa mga mabilis at madali lang gawin para sa ating Thanksgiving salo-salo. O ngayon, ilagay na natin dito yung green peas. Ang gamit ko yung frozen green peas. Idiretso na natin kahit frozen pa. At ito naman yung bell pepper natin. Red and green yung gamit ko para maganda yung kombinasyon. Masarap na yung lasa, masarap pa rin sa mata, di ba? At timplahan lang natin yan ng asin at paminta. Okay na itong afritada, ngayon i-stop nyo muna itong video at tumingin kayo sa description. Makikita nyo doon yung link kung saan makakakuha kayo ng $20 na discount across your first 2 orders. Okay? So tingnan nyo lang para naman maka-avail kayo at ang laki din nun, sayang, di ba? Next, magluto na tayo. Next na niluto ko ay pansit. Pinaghalo ko yung bihon at kanton. Nag-isa lang ako dito ng bawang at sibuyas, sabay lagay naman ng chicken. Pina-brown ko lang yung chicken bago ko lagyan ng toyo at ng oyster sauce.
kailangan din nating lutuin mabuti itong chicken. Kaya papakuluan ko pa yan. Maglalagay ako ng tubig, lulutuin ko lang yan ng mga 5 to 8 minutes. Sabay ilagay na dito ng repolyo, pati na rin ng carrot at ng snow peas. Simple lang itong mga sahog natin, pero ang sarap ng resulta niyan. Tinimplahan ko lang ng paminta. No need to add salt kasi meron na tayong toyo at oyster sauce, diba? Pagdating naman sa bihon, binabad ko lang sa tubig ng 12 minutes. Yung kanton, pinakuluan ko lang ng isang minuto, tapos kinumbine ko lang para mamaya hindi na tayo mahirapan sa paghalo. Tapos nilagay ko muna yung kalahati ng volume ng pansit dito. And nung nahalo ko na nga mabuti, nilahat ko na. Tapos tinostos ko lang yan, megos-megos lang tayo guys ha. At okay na tong pansit natin. Oh, 2 down na ha. Naka-afritada na tayo, may pansit pa. Next naman, etong ating crispy pata team. Gamit natin dito itong pata na pre-marinated na at napakuluan na rin yan. Kailangan na lang natin yung itho at iprito. Itong pamamaraan ko sa pagprito, mas less oil yung kailangan dahil hindi natin dineep fry. Nakaluhit lang ako, pinirito ko lang ng 15 minutes per side. Tumitilamsik pa rin pero hindi masyado. Kung meron kayo splatter screen, mas magiging convenient yan para sa inyo. After nating maprito ng 15 minutes per side, so 30 minutes total, okay na yan. Pwede na nating i-plate. Siyempre, ilagay muna natin yung pata team sauce. Oh guys, ang sarap nitong sauce na to. Gusto nyo bang matutunan kung paano ko ginawa? Don't worry, papakita ko sa inyo maya-maya lang. So nilagay ko na nga yung pata sa ibabaw, nilagyan ko pa ng konting sauce, and okay na to. Pagdating sa ating pata team sauce, magigisa lang tayo dito ng bawang at sibuyas ulit. So parang kanina, no, bawang at sibuyas lang yung ginigisa. Then naglalagay ako dito ng star anise. Itong star anise ay makakatulong para magbigay ng lasa at para magpabango din dito sa ating pata team sauce. Nilalagay ko na rin dito yung carrot. Itong carrot, hiniwa ko lang na manipis yan. Ginisa ko lang yan ng mga 1 minuto sabay ilagay ng toyo, pati na rin ng brown sugar at ng pork broth. Pwede kayong gumamit ng beef broth dito. Tinatakpan ko lang yan at itinutuloy ko lang yung pagluto. Nakaluhit lang tayo, kumbaga nakasimmer lang tayo ng 5 minutes para ma-extract lang muna natin yung mga lasa galing sa ingredients. Then tinanggal ko na dito yung star anise. Pinalapot ko na ngayon to. Naglagay ako ng slurry dito, cornstarch and water mixture lang yan. Tapos nilagay ko na yung bok choy. No need to add salt. Kung gusto niyo lagyan ng paminta, feel free to do so. Okay na tong ating pata team sauce. O, diba? 3 down. Next. Ito mabilis na bangus sisig. Dahil yung bangus sisig ready-made na, nilagay ko na sa sizzling plate at naglagay ako ng margarine. Tapos pinasizzle ko lang yan, hinalo-halo ko lang. At ginarnish ko na pagkatapos. Naglagay lang ako sa ibabaw dyan ng parsley eh. Tapos may sili. Solve na. Ganyan ang kabilis, diba? O, di naka-4 na tayo. Ito, pinakamabilis sa lahat, rellenong bangus. Pagka-foam, minicrowave ko lang at plinate ko, okay na, nakalima na. At ito naman, yung pang-anim natin. Nag-roast ako ng turkey, di ba? Siyempre, di ba, ito yung nagsisimbolize ng Thanksgiving dito sa Amerika. Pero para mas makompleto yung Thanksgiving para maging Filipino style, kailangan ng counterpart ng turkey. Yan, ang lechon. So 6 down na tayo with the turkey. Ito na yung pang-7th ulam natin. Yung kaninang pinakaunang ni-roast natin or binake natin na lechon, ito, ready na at napakalutong na niyan. At dahil kumpleto na nga lahat ng ulam natin at na-plate na rin yung mga dessert, tara, kumpletuhin na natin ang ating Filipino-style Thanksgiving spread. Sana nakatulong ako para mabigyan kayo ng idea ng mga ulam na ihahanda for Thanksgiving. I'm so thankful because of you sa walang sawa ninyong suporta dito sa Panlasang Pinoy. And I wish you a very happy Thanksgiving. Uy, check nyo yung description ng video ah. And I'll see you on the next one.